ngayong mga oras na to, wala pa rin tayong natatanggap. Kaya nga, siguro mas maigi na ako na lang yung mag-extend ng invitation at mag-arrange ng meeting. Actually, mas maigi din siguro kung isama na namin si Senator Ping Lacson para kaming dalawa ni Senator Lacson bilang dating chairperson ng Committee on Accounts, mabibrief na namin yung umpisa from the time of Senator Lacson, tapos nung nag-take over ako, para mapabilis na din at makatulong dun sa pagre-review na gagawin ni Senator Alan Peter Cayetano. So between yung kay Senator Ping saka sa inyo, nagkaroon talaga ng transition, no, na in-endorse lahat ng mga bagay-bagay sa inyo ng maayos. Yes, in fact, nung mga panahon na yon, talagang active na din ako pagdating dun sa Senate building na tuwing may event si Senator Lacson na groundbreaking. In fact, I think lahat ng mga milestone events dyan sa new Senate building, nagpa-participate at nag-a-attend tayo. At ang ginawa din kasi natin nung nag-takeover ako as head ng Committee on Accounts, yung mga staff ni Senator Lacson, pinagpatuloy ko lang at hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin sila para dyan sa Senate building. Dahil sa isip ko kasi, kung kukuha pa ako ng ibang tao, yung continuity, diba? Napaka-importante ng continuity na sila naman talaga yung may alam pagdating dun sa mga details about this building. Senator, last, before kayo pasa kay Maseno, kasi pagbibigyan ko lang ilan sa mga viewers natin na parang yun yung tanong nila, no? Parang buong maghapon na nilang pinapadala itong mga katanungan na ito, na nakikitaan niyo po ba, Senator Nancy, ng politika yung pagpapahayag na ito, dahil nakikita nila yung Cayetano and the Binays, mga ganun na insinuation ng ilan sa mga viewers natin? Ang sa akin, ayokong isipin na may ganong bahid politika itong issue ng yung Senate building. Kaya nga, di ba, paulit-ulit na panawagan ko, mag-usap kami, upuan namin na ang akin nga, siguro, in the interest of transparency, di ba, invite natin yung media para talagang malaman natin ng ating mga kababayan yung mga details patukoy dito sa new Senate building. Ma'am, si Maricel po ito, hindi kasi ako magaling sa numbers, so medyo nalilito po ako dun sa budget. So, tama po ba, ang budget po natin for the Senate building is 20 billion pesos, pero posibleng abutin ang hanggang 23 billion yung pagpapatayo ng budget. But you were saying na as early as 2019, malinaw naman na yung initial na budget eh, hindi pa kasama yung interior. Yeah, ganun, actually ganito siguro, let's go back dun sa umpisa. Sige po, ma'am, please. Yun nga din yung nakakalungkot kasi hindi ko pa na-brief si Senator Alan pagdating dito sa history ng Senate building, diba? Mm-hmm. So, noong na-bid out ito, the actual amount, the budget was 8.9, pero ang na-award ay 8.6. At ito yung during the term of Senator Lacson, but DPWH, under naman ni Secretary, now Senator Mark Villar, yung pag-bid out netong 8.9 billion na ang awarding is 8.6 billion. So sa plenary, nag-speech si Senator Lacson na sinabi niya na itong 8.6, core and shell lang ito, hindi kasama yung fit-out and interiors ng building. So talagang maliwanag na with that amount, hindi tapos yung building. Kaya nga, mali yung sinasabi na lumobo, because at the end of the day, di ba, parang yung 8.6 was never the final price for the construction of the Senate building. Mm-mm. Pero noong mga panahon na yon, ma'am, wala pa tayong rough estimate as to how much yung pwedeng abutin ng interior para maging finish yung building. Yung 8.6 lang talaga yung figures natin. Oh, during that time, hindi kasi ako, privy dun at that time. But I would assume, kasi di ba, usually pag sa bahay, kadalasan nga sa bahay, mas mahal ang interior ang finishing, kasi 'di ba yung gamit yung pipiliin mong pintura, ceiling, so I would assume baka kung dodoblehin natin baka mga 6
16, I would assume. I'm not sure. Kaya ang hirap magbigay ng numbers. Opo. Yeah. Senator, ano lang, follow-up dun sa sinabi ni Mase. Para na malinaw lang dun sa mga viewers and listeners natin, yung mga role, ano, yung role nung committee na hinawakan ninyo na ngayon ay nagaling kay Senator Ping, tapos napunta sa inyo, ngayon papunta kay Senator Cayetano, ano yung role niya talaga at kung ano yung role ng DPWH ano, dito sa usapin natin para maintindihan ng tao kung ano yung diba, sa inyo. Kasi naman yung Senado, wala namang, ano, hindi na core competence yung mag- patayo ng structures, di ba? Mm-hmm. So, during that time, ginawang implementing agency yung DPWH. Alam naman natin, sila talaga yung departamento na may staff and skill pagdating sa construction. So, yung ang nangyari, since sila yung implementing agency, sila yung nagko-costing, sila yung nag-bid out, at sila din yung project manager. So, sila din yung nag-oversee ng actual construction. Kumbaga, sila yung nagbabantay dun sa contractor kung tama talaga yung ginagawa niya. Okay. So, sila yung namili dun sa bidder na yung nanalo para gawin yan. Which is, yung controversial firm na sinasabi nila, ay sila yung namili nun. Okay. Yes, and during that time, sabi ko nga, di ba, madaling mapabilis tong review na ginagawa ni Senator Allen, kasi nga, kulig namin ngayon yung dating secretary ng DPWH. It was during his term na na-bid out itong new Senate building. O yan, since nahimay na po, Senator Nancy, yung costing, although sabi mo nahirapan ka nga daw dun sa numbers, and then yung mga roles na sa mga parties involved dito, eh yung mga issues naman po na bringing up, like yung luxury tiles, yung parking daw na kulang, yung management daw na hindi efficient. Ano po ang alam nyo patungkol sa mga issues na ito po? Alam nyo, as with any construction, marami talaga siyang problema. In fact, may mga times pa nga dyan, nilalabasan ako ng pimple dahil sa stress ko dun sa pagpapatayo ng building. Kasi mahirap talaga three times a week siguro yung ginugugol kong oras dyan na minsan may meeting kami, mag-uumpisa ng 9 in the morning, magtatapos kami 9 ng gabi. So talagang intense kasi nasa finishing phase na kami, and for me, yun yung very important kasi yun yung makikita ng tao, diba? So, kailangan tama siya. Hindi pwede yung pipiliin mong ceiling, hindi bagay dun sa tiles at saka pintura. So, may ganung component dun sa decision process pagdating dun sa material selection. Tapos, number two, syempre, ang mas importante sa akin yung value for money, diba? It pwede siyang super mura, pero after 3 months, basag na. Right. Diba? So, hindi siya cost-effective kasi what if mabasag 10 tiles tapos pagpapalitan na, hindi na pala available yung tile na yon. So, would that mean that the whole floor area, kailangan na natin palitan yung tiles, diba? So, that would come out much more expensive kung ganung materials lang yung pipiliin namin. So, yun din. And maintenance. Kasi alam din naman natin, minsan, mura nga siya yung pag-procure, pero pagdating naman dun sa maintenance, mukhang dun naman magiging malaki yung gasto. So, lahat yan, bahagi ng decision process pagdating dun sa material selection. So, kahit nakalagay dyan yung that specific tile na luxury tiles, hindi pa rin siya sigurado kasi nga dadaan pa siya sa Material Selection Committee. Okay. Alam ko na sinabi niyo kanina na ayaw niyo na muna isipin na politika ang lahat nito, Senator Nancy. Pero hindi kaya ito ay mga knee-jerk reaction from rivals kasi malapit na election at saka meron na ba lang firm up na plans ang mga Binay as a family, lalo at sinasabi na yung possibility na ang Taguig ay parte sa plano. Parang wala naman ako narinig na balita na lumipat ng registration yung kapatid ko sa Taguig kasi okay. Diba, it would entail for her resignation as mayor of Makati. So hindi ko alam, but alam mo, ilang taon na rin kami magkasama ni Senator Allen, and I thought
kung ako nga, di ba, na naka-move on ako, eh samantalang kami nga yung sinugatan at sinaktan. So hindi ko maintindihan bakit parang kailangan niyang haluan ng politika itong new Senate building. Di ba dapat parang mas ako nga yung mas hurt dahil kami yung sinaktan nila, di ba? Okay, so we'll be waiting But at the end of the day, sa akin nga, yun yung learning ko dun sa Senado na after 12 years, at the end of the day, you have to take the higher ground and just think of what will be the best for all of us, di ba? For the country. Yeah, so Senator Nancy, hintayin din namin yung meeting ninyo kung sakali matuloy na yun para malaman din, para talaga ma-inform na sila tsaka kami rin kung paano ba talaga yung mathematics. Pero thank you po for joining us tonight. Marami. Saka siguro i-reiterate ko lang ha, kasi diba sinabi ni SP Cheese, walang parking. Oo. 3 levels yung parking, and siguro maganda din na pag nag-meeting kami, eh doon na namin gawin sa new Senate building dahil ang nakakalungkot, ang dami na nilang comment doon sa building pero ni isang beses, hindi pa sila nakakatapak doon sa building na ilang beses nila kung ano-ano yung mga pinagsasabi nila tungkol doon sa building. 65 slots nga daw yung parking. 65 slots, sabi nga.